Rohaida. Maraha. Marisa. Marisa. Ako Ijan. A'udhu billah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Summa alhamdulillah. Alhamdulillah wahidul qahhar. Al azizul ghaffar. Mukawwir al-laila wan nahar. Salawatullahi wa salamuhu ala habibina Muhammad ibn Abdullah. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykum assalam. Sa kabila ng pagbati ko sa inyo ng kapayapaan, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, purihin at pasalamatin natin ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala dahil ginawad niya sa atin ang araw na ito. Isa na namang araw upang pasalamatan ang dakilang Allah subhanahu wa ta'ala. Nais ko rin pasalamatan ang ating mga bisita, mga tagapakinig at lahat ng nandito sa programang ito. Pinapasalamatan ko rin ang aking dalawang magulang na siyang nag-alaga at nagsumikap upang marating ko ang kinatatayuan ko ngayon. Pinapasalamatan ko rin ang lahat ng aming mga ustaz na siyang nagtsaga at nagsumikap, gumabay sa amin patungo sa tamang katuruan ng agamang Islam. At lalong-lalo na ang aming napakasipag na model, si Al-Sheikh Ibrahim Giamlod. Ang araw na ito, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ay ang araw kung saan masasaksihan natin mga estudyante ng madrasa at taufik na magtatapos ng taong ito. Ang mga estudyante ng madrasa at taufik na nagsumikap na aralin ng agama Islam. Kaugnay nito, ang paksang tatalakayin ko sa araw na ito, ang kahalagahan ng pananaliksik o pag-aaral sa agama Islam. Katunayan sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ang unang utos na ibinaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Nang ibig sabihin ay isa sa mga pribilehiyo at karangalan ng Islam ay nag-umpisa ito sa pagbasa, pagsulat at kaalaman. Ito ang unang iniutos niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sapagkat pagbasa ang unang hakbang upang malaman mo ang mga dapat mong malaman. Upang malaman mo ang mga bagay na ipinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang mga bagay na iniutos niya. Ang unang ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ating mahal na Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang kautusan para sa kanyang mga tao na manaliksik o mag-aaral sa pamamagitan ng diwa ng iba o sa pamamagitan ng pagbabasa. Kaya naman mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang pananaliksik o pag-aaral ay binigyang diin sa Quran at Sunna. Katunayan, sinabi ito ng Allah subhanahu wa ta'ala sa maraming talata sa Quran. Isa na rito ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Mujadila ayah 11. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Kung saan binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala na itataas niya ang antas o karangalan ng mga taong nagsumikap na aralin o alamin ang agama Islam. Sabi pa sa isang hadith na iniulat ni Anas bin Malik, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Ang ibig sabihin ay inobliga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bawat isa sa atin, sa bawat Muslim dito sa mundo ang pananaliksik o pag-aaral ng Islam. Bakit nga ba? Sapagkat kailangan natin saliksikin ang aralin ng Islam, sapagkat dito natin matututunan kung ano ang mga bagay na pinagbawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung ano ang mga bagay na inalulugtan niya. Dito rin natin malalaman ang tamang pag-iibada, ang tamang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dito natin malalaman sa pananaliksik sa Islam kung paano ang tamang pakikitungo sa kapwa. Sa pamamagitan nito ay tumataas ang antas o kalagayan ng isang tao na kung saan ito ang magbibigay ng kapakinabangan sa atin dito sa mundo, lalong-lalo na sa kabilang buwan. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, sa
sabi sa isang hadith na isinalaysay ni Jafar bin Muhammad al-Sadiq. Tutugtan nawa siya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi ng Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, al-ilmi nuru yuqzifuhu Allah fi qalbi man yasha. Kung saan ang ibig sabihin, ang kaalaman ay isang liwanag na ilalagay sa puso ng sino mang naisin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ang kaalaman ay hindi lamang nakukuha basta-basta sa pag-aaral. Bagkus ito ay isang liwanag na ilalagay o ipapasok sa puso ng sino mang nais patnubayan ng Allah subhanallah. Kaya kung gusto mo ng kaalaman, hanapin mo muna sa iyong sarili ang realidad ng pagkalipin o sundin mo muna ang lahat ng iniutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagkatapos ay ipaunawa niya sa iyo ang mga bagay na gusto mong maunawaan. Bukod pa sa kahalagahan ng pananaliksik sa Islam, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, mahalaga rin na ipalaganap mo ang mga bagay na natutunan mo. Ayon kay Abu Hurairah radiyallahu anhu, sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, maikling paliwanag, ang sabi niya, kung sino man ang maganyanya tungo sa kapatnubayan ng kabutihan, ay magkakamit ng kabayaran tulad ng mga kabayaran ng sino mang sumusa sa kanya. Na hindi nakakabawas sa iyo sa anuman mula sa mga kabayaran nila. At kung sino man ang maganyanya sa kaligawan, ay magtatama siya ng kasalanan na katulad ng mga kasalanan ng mga taong inaya niya. Nang hindi nababawas iyon sa anumang kasalanan mula sa kanila. Ganon din, kapag ikaw ay naganyanya patungo sa kasalanan, ay mapupunta sa iyo ang kasalanan ng taong inaya mo. Naway may napulot kayong aral sa tinalakay ko sa maikling oras na ito. Hanggang dito na lamang. Wa syukran wa ilan lika. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.